ang Santo Papa sa Vatican ay sumasamba kay Lucifer na si Satanas dahil sa palaging Latin na awit na may pahayag sa exalted na Lucifer. Pwede ba ipakita, Bro Jando, yung ating paksa dahil hindi ko pa nakita yung buo yung ating na paksa ngayon? Maaari ba? Yes, yes, pakita ko yung ating paksa ngayon is ang topic ngayong gabi ay ang Pope ba ang tinutukoy na 666 sa aklat ng Revelation? Ang magpapatunay nito ay si si Brother Warren Becerril. At ang tututol dito ay si Brad Wendell. Go ahead, Brother Warren. Okay, maraming salamat, Brad Jando. So, ang paksa na aking patunayan, ang pupa ang tinutukoy na 666 sa aklat ng Revelation. Ito po ay isang nakasulat sa Biblia, yung tatlong signs. Mga aral na may kanya-kanyang mga opinion at interpretasyon kung sino ang tinutukoy sa ayon sa Revelation 13 verse 18. Dahil ang paksa ay tungkol lang sa Papa o sa Pope ng Roman Catholic Church, hindi ko nabanggitin yung iba pang tao na sabi nila umano ang katuparan sa hula na Revelation 13:18. Dahil ang paksa na nakalagay ay yung Pope lang. Ngayon, ating basahin, mga kapatid, itong Biblia dahil ang Biblia ang salita ng Diyos at ayon sa John 17:17, ito ay ang katotohanan. Ano ba ang nakasulat sa Revelation o pahayag 13 verse 18? Ang gamitong ko po na Biblia ay magandang balita Biblia. Ito ay Catholic version po ito. Sabi dito, noong December 16, 1973, nilunsad ang Philippine Bible Society ang mabuting balita para sa ating panahon. At sabi dito, sila'y nagtrabaho ayon sa kasunduan ng United Bible Societies at ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ito ay Catholic version po. Ayon dito sa pahayag 13 verse 18, kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Teka, post ko muna yun. Yes po? Nag-post ako saglit lang, bila kang tumigil. Sige, go. Tuloy ko yung time. Meron ka na lang natitirang ano, bro, ha? 10 minutes ang time mo. Okay, maraming okay, salamat, Brad Jando. So, ang tinutukoy ayon sa aklat ayon sa Biblia Catholic version, pahayag 13:18, ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay size. So, ibig sabihin, kung banggitin man ang ating kaibigan na si Perwinden Talibong na si Lin Chuwet ay hindi niya yan magamit dahil ang sabi dito, pangalan ng isang lalaki. Ngayon, ito bang pangalan dahil sabi nila yung pupumano ay hindi pangalan? Sabi nila title o titulo. Dahil ang tema, Biblia o referensya ang batayan. Gagamit tayo ng isang referensya, isang dictionary. Webster School and Office Dictionary na dito sa aking gamay. Ayon sa pahina 584, ano ba ang title
Sabi dito mga kapatid sa pahina 584, sabi dito mga kapatid sa naturang dictionary, isa sa definition ng title ating basahin 584. Dito mga kapatid, title, noun, a name. So, yung title pala ay maaari ding sabihin na pangalan. A name. Appellation or appellation of dignity inherited by or bestowed upon an individual. So, itong titulo sa ating sa disenaryo, maaari din ito tawaging pangalan. Now, ayon sa binasa ko ng Biblia sa Catholic version, pangalan ng isang lalaki. So, yung Pope, sabi nila, titulo umano. Pero sabi sa diksyonaryo, yung titulo or title, maaari din sabihin na name o pangalan. Pangalan ng isang lalaki. So, saang referensya na maaaring ang Pope nga ang tinutukoy sa hula na size. Kung ating basahin mga kapatid sa Aklat Katolika na tinatawag nating Doktrina Kristiyana, dito sa Doktrina Kristiyana na dito sa aking kamay sa pahina 33, sabi dito mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng Iglesia Katolika dito? Unsay Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesu Kristo Dinisyuta. Si Santo pala ang paniniwala ng bawat Iglesia Katolika sa kanilang Pope or Papa ay ilis ni Jesu Kristo Dinisyuta. Tanong, ito bang Jesu Kristo ayon sa nakasulat sa Doktrina Kristiyana, ito ba yung anak ng anak sa Diyos o anak ng Diyos? Dahil ayon sa John 3:16, yung Kristo na tinutukoy ay anak sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang Pope, ang kaniyang official na deklarasyon na siya umano, ang bawat Iglesia Katolika ay naniniwala na ang Pope umano ay uli ni Jesu Kristo. Ibig sabihin, yung Jesu Kristo doon, yun ang anak sa Diyos o anak samahan ng Diyos. Ibig sabihin, uli sa anak sa Diyos. Pero ang kanilang argumento, hindi uli sa anak sa Diyos na umano. Dahil Vicarius Christi umano. Para hindi magiging katuparan, yan ang kanilang argumento eh. Pero yung Jesu Kristo, alam natin na anak sa Diyos yon. Now, kung ang Papa sa Iglesia Katolika ay kanilang pinaniwalaan na puli ni Jesu Kristo, ibig sabihin puli sa anak sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba yung puli sa anak sa Diyos? Or vicar of the Son of God. Ayon dito sa referensya, dahil ang paksa Biblia o referensya. Ayon sa referensya, historical, philosophical, and legal foundation dito sa King Kamay ang aklat na ito. Hindi ito aklat sa Adventista. Referensya ito. Dito sa pahina 22 o 22, ano ba yung sabi dito dahil ang aking oras malapit na. Pahina 22, heeding this church, yung Katolika. Later was the Pope, yung pangulo umano ng simbahang Katolika, yung Pope. From Latin, Papa, meaning Father. At sabi dito, the Vicarius Filii, or the representative of Christ here on earth.
He was named the universal head of the Roman Catholic Church. So ayon sa referensya, yung Papa sa Latin, ang meaning father, at sabi dito, Vicarius Filii, ayon sa referensya. Now kung ating pintahin ito mga kapatid, yung Vicarius Filii sa Roman numerals, at alam din niya sa ating katungnali nga si Baldwin de Talipo, na yan ay ang total sa Vicarius Filii sa Roman numerals, yan ang yun po ay 666, at yan ang aking paksa ngayon na patunayan ko na yung Pope ay ang katuparan sa Revelation na tatlong size. Nabasa ko sa referensya na Vicarius Filii, at sa kanilang aklat, sabi nila, Huli ni Jesucristo, at sa Biblia, pangalan ng isang lalaki, yung pangalan, sabi sa diksyonaryo, ang title magiging isang pangalan din, isa sa mga definition, yung title as a name. So kung yung titulo, yung Pope is title pala, sabi nila, pero maaari din tawaging pangalan, so hindi babae, kundi laki. Bakit nagiging 666 yung Pope? Dahil nga sa kaniyang pahayag na pag-aangkin na siya umano ang anak sa Diyos, o siya umano ang Kristo din sa yuta. Kaya sa aklat o sa sulat ni Apostol Pablo sa Tesalonica ay tinatawag yang man of sin. Sino kapag aangkinin mo yung Kristo na nasa langit, anak sa Diyos, aangkinin mo, or ikaw yung baykar or kahalili, sabi ni Pablo, pag aangkin yun bilang isang Diyos. So yung Hesukristo ng Iglesia Katolika ay nasa Roma. Doktrina Kristiyana, pahina 33. At kanilang pinaniwalaan yan. Kaya nagiging katuparan yan sa Revelation 13 verse 18, pangalan isang lalaki, ay ang bilang ay size. Kaya sabi ni Pablo sa kaniyang sulat, ito ay isang warning po sa Thessalonica. Okay, malapit na ang oras ng kapatid. Hindi po ito pagtuligsa sa simbahang Katolika. Kundi ang ating ginawa ngayon, ating inuusisa, ating pinag-aralan kung sino at ano at paano natin maiwasan yung mga plagues, yung mga hampak ng Diyos, mga kapatid. Okay, ating basay mga kapatid, malapit ay kumras. Sa 2 Thessalonica chapter 2, verse 3, sa anong paraan huwag kayong madadaya kainuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik labang sa Diyos. At ang paglitaw ng suwail ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinamba ng tao at ipinalagay na banal. Itataas niya ang kaniyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Yung deklarasyon ng Pope na siya ang halili ng siya ang Vicar Christi or Vicar of the Son of God, sabi sa referensya, Caris Filii, yan po ang katuparan sa Revelation 13:18, pangalan ng isang lalaki, ang kanyang bilang 3, 6. Maraming salamat po.